Good morning mga Ferson! Another day, another cooking vlog for today's video! Isa na namang ulam ideas ang share ko sa inyo. Simpleng ingredients lang at napakadaling gawin. Kung nag-iisip ka kung anong pwedeng maiulam ay perfecto para sa'yo, siguradong magugustuhan to ng pamilya mo. Let's start cooking! Kapag medyo mainit na itong pan, ay saka tayo maglagay ng konting mantika at sunod nating ilagay ang 2 kutsara ng margarine. Kapag tunaw na ang margarine, ay pwede na nating ilagay itong mga chinap nating garlic. 5 cloves ang ginamit ko dyan. Lutuin lang to sa mahinang apoy para maiwasan ang pagkasunog. Haluin lang nating mabuti hanggang sa maging brown at toasted itong mga garlic. Pag okay na, ay hanguin na ito at iset aside. Dito sa same pan, ilagay naman natin yung mga hiniwa nating karne ng baka. 1/2 kilo ito at hiniwa ko lang ng maninipis. Sa natirang oil sa pan, ay doon na natin lulutuin hanggang sa maging brown. Kapag ganito na ang itsura ng karne, pwede na tayo maglagay ng maraming pepper. Mas maraming pepper, mas masarap. Pwede din naman na kuntian or bawasan nyo ang paglalagay kung ayaw nyo ng medyo maanghang. Maglalagay din tayo dito ng 2 kutsara ng oyster sauce. No need na maglagay tayo ng asin. May lasa na kasi itong karne dahil sa margarine at sa oyster sauce. Mamaya kasi gagawa pa din tayo ng pinaka-sauce nito. After nating maglagay ng oyster sauce, ay sunod naman nating ilagay ang kalahating baso ng tubig. Lutuin lang at palambutin pa itong karne sa loob ng 20 minutes. Kapag naiga na ang tubig at ganito na ang itsura, isaka natin ilagay ang kalahati ng toasted garlic na ginawa natin kanina. Kapag nahalo na natin itong mabuti, ihanguin na ito at iset aside. Sa same pan ulit, maglalagay ulit tayo ng 2 kutsara ng margarine. Kapag medyo natunaw na, isaka natin sunod na ilagay itong 2 kutsara ng harina. Haluin lang natin mabuti hanggang sa maging ganito na ang consistency. Kapag ganito na ang itsura, pwede na tayo maglagay ng 2 tasa ng tubig. Tunawin lang natin mabuti ang harina at hintayin natin itong kumulo. Maglagay din tayo dito ng 1 piraso ng beef cubes. Para mas magandang tingnan at mas maganda ang kulay nitong ating sauce, maglalagay tayo ng 3 kutsara ng toyo. Sunod na din natin ilagay 1 pack ng sliced mushroom. Titimplahan din natin ito ng kaunting paminta at para magbalance ang lasa, maglalagay tayo ng 1/2 kutsara ng asukal. Nung okay na ang lasa, binawasan ko lang itong sauce. Perfect na perfect din tong sauce sa burger steak at sa fried chicken. Anyway, ihalo na nga pala natin itong niluto nating karne dito sa sauce. Itoppings lang natin yung mga natitira pang fried garlic. And that's it! Luto na ang ating garlic pepper beef. Tara, kain po tayo!